parang hindi sila nag-uusap ni Sara, na hindi siya sang-ayon sa pagtakbo ni Sara bilang vice president. At ang sinasabi pa, bakit siya tatakbong vice president? Mas lamang siya kay Bongbong. Totoo namang mas lamang siya kay Bongbong, pero hindi ko alam kung ano ang play ng pamilyang yan, no? Tsaka ng tatlo. Ang mas malinaw sa akin, parang based sa history nila at karakter ng mga pamilyang yan, parang ginagawang circus yung politika na pinaglalaruan ang taong bayan. Walang isang salita, pare-parehong walang isang salita. Kaya ang hirap mag-predict doon sa kanila na tayo parang yung taong bayan ay pinaglalaruan lamang na ginugulo, na hindi mo alam kung anong gustong gawin. Pero malinaw, nagkakasabwatan yung tatlo, yung Duterte, yung Bongbong, at saka itong Gloria Macapagal-Arroyo. Mukhang iyon ang mas matimba ngayon, na yung mga trapo, yung mga magnanakaw, yung mga berdugo ay nagsasama-sama, nagkakampi-kampi para tiyakin na mapangalagaan yung kanilang kapangyarihan at yung mga ninakaw nilang yaman. Mas mukhang ganun ang direksyon. Kaya tingnan pa natin kung ano mangyayari, dahil maraming possibility, dahil nga ang hirap laban yung mga taong walang isang salita. Mahirap kalaban yung mga taong ginagawang sirkus yung yung eleksyon. Hirap kalaban ng mga taong ang kinasanayan ay trapo na politika. Kaya dapat lang siguro yung mga tao ay magpirmi sa kanilang mga pagsusuri, na dapat huwag nang kilalanin, huwag nang pansinin yung mga palabas na ginagawa ng pamilyang ito, at mag-concentrate sa mga panawagan, never again sa mga Marcoses, never again sa mga Duterte, at isulong yung isang politika, isang bagong politika, hindi trapong politika, kundi politika ng masa. Sabi ni Pangulong Duterte doon sa interview, hindi daw niya sinabi na susuportahan yung Marcos, at ilalabas na daw niya kung bakit hindi niya pwedeng suportahan ng Marcos. Naniniwala ka ba dito? Hindi, kasi magkakampi sila eh. Ang alam ko, nung nakaraang eleksyon, 2016, ay magkakampi silang dalawa ng mga Marcoses. At laging bilib siya si Duterte sa mahabang panahon ng kanyang panungkulan, wala siyang binabanggit kundi yung pagbilib niya sa mga Marcos. At si Marcos naman, ganun din in return. Wala siyang, si Bongbong, walang sinasabi kundi bilib siya doon kay Duterte. Kaya hindi imposible na ito'y mga laro lamang. Ito'y palabas para lang lagi silang mapag-usapan o lituhin ating mga botante. And lastly, tingin ko wag na lang siya tumakbo eh. Dapat siya maghanda na lamang doon sa kasong masasampas sa kanya ng ICC. Kasi tatakbo pa siya eh, gigawang-gawang na nga siyang maglakad eh. Kaya huwag niya lang ipilit. At mamahinga na lang siya at ayusin niya yung kanyang mga paghahanda para sa kasong haharapin niya. ICC man yan o nung bagong papalit na gobyerno. Naniniwala ka bang talagang kakalabanin niya yung anak niya? Malabo. Malabo, no? Dahil anak niya yun. Unless na may talagang sagad-sagad na pagkatrapo na kahit magkakapamilya ay nagkakagatan sa politika. Dahil ang hangad lang naman talaga ay yung kapangyarihan. Isang tatak yan ng mga trapo at dinastiyang politika dito sa ating bansa, na sila ay nagkakagatan. Sa tingin mo ba posible yung Go Duterte tandem versus BBM Sara tandem? I doubt na itutuloy nila yon. Tingin ko nga baka sa dulo magwi-withdraw. Sa dulo magwi-withdraw si Duterte at saka si Bongbong. March, April, para ibuhos kay Sara at kay Bongbong ang suporta. Tingin ko naman, wala nang idadagdag pa yan eh. Kung ano nakuha ni Duterte noong nakaraan na boto, yun na rin yun dahil nagsuportahan sila noong nakaraan. At marami nang nawala doon sa boto ni Duterte noong 2016.
Kaya wala naman dapat ipag-alala yung mga tao. Ang mahalaga ay magpirme at huwag nang pansinin itong mga palabas ng pamilyang Duterte, ni Bongbong Marcos at saka ni Bongo.